Topic po natin, gallbladder stones. Okay, bato sa abdo. So, ituturo ko sa inyo lahat paano makaiwas, paano ma-diagnose, anong gamutan, anong opera, pwede ba hindi operahan, tuturo ko sa lahat para maintindihan nyo. Okay? Gallbladder stones, signs and symptoms, tsaka pati yung mga gallbladder flush, yung nakikita nyo sa internet kung tunay ba o hindi. So, ito po yung gallbladder natin. Ang gallbladder natin, gumagawa siya ng bile. Yung bile, pang tunaw ng taba. Kaya pag kumain kayo ng lechon, matataba, maglalabas siya ng bile para tunawin. Ang problema, may mga tao nagkaka-gallstone. Ayan, ang bato. Meron siyang bato sa loob. Okay, minsan cholesterol yan, minsan calcium yan. May tumitigas dito. Okay? So, sino ang prone magkaroon nitong mga bato? Usually, matataba, overweight, malakas kumain. Madalas din sa babae. Merong 4F sa babae. Fat na babae, female, 40 years old, pataas, tsaka fertile. So, ibig sabihin, mga ganon, 40 to 50 years old. Ang shortcut ko, basta sumakit na ito, kita mo yung bato. Yung bato kasi minsan lalabas yan eh. Pag lumabas, naipit. Pag naipit dito, sobra sakit yan. Maninilaw, delikado, magkakomplikasyon. Lalagnatin, fever, pain, jaundice. Pag nanilaw na, delikado po. Barado yan. Emergency yon. So, ang shortcut ko lang muna, kailan magpapa-opera? Pag sumakit ng matindi. Pag nakita lang sa ultrasound, nakita sa ultrasound, normally po, para ma-diagnose, ultrasound. Sasabihin ng ultrasound, maraming bato, gano'ng kalaki yung bato, ilang peraso. Pag maliit lang yung bato na nakita, tapos wala ka naman nararamdamang masakit dito sa may kanan ng tiyan mo, lalo na pag kumain ng matataba, pwede ka pa hindi operahan. Gamutan lang, diet lang tayo, pakita ko yung mga pagkain. Pero oras na umatake na kahit isang beses, may risk kasi umatake ulit. Paano kung nag-a-abroad ka, nasa ibang lugar ka, walang hospital doon, doon lumabas bigla itong maraming bato na to, nagbara, mahirap. Kaya minsan tinatanggal na lang. Okay, so pag umatake, meron pang statistics yan. Ha? Pag umatake, 75% ng inatake sa gallbladder stone, mawawala yung sakit. 75%. Sa apat, tatlo ay magre-resolve after 7 days. Mawawala, maghihilom ulit. Pero sa 25%, isa dun sa apat, makokomplikasyon, maooperahan. So, hindi natin alam kung papatakay doon sa 25% na biglang maninilaw at hindi matatanggal yung bato. Kaya sabi nga, basta umatake na ng isang matindi, yun na yun. Kailangan na para safe. Kita niya minsan nakukuha ang bato, ang lalaki. Oh. Paano ba matatanggal yan? Kung ganyang karami yung... ano mga risk factors? Mamaya explain ko ito. Minsan sobra laki. Hindi na talaga lalabas yan. Oh. Okay. So, bakit may factory ng paggawa ng bato? Ang warning signs ng gallbladder stone, syempre masakit dito sa may kanan, right upper. Minsan hanggang sa likod. Dito tumutugon sa likod kasi nandito yan eh. Nasusuka between the shoulder blades. Masakit dito sa shoulder blades. Pag naglagnat, masama na yun. Sabihin may infection na. Nagbara na, may bacterial infection na. Lagnat, bad sign. Jaundice, nanilaw, bad sign. Okay? Lagnat at paninilaw, bad sign. Pag masakit sa tiyan, pwede pa baka lumusot, baka mawala. Yan ang warning signs. Risk factors, sinabi ko, overweight, matataba, puro fast foods kinakain, puro patis, toyo, asin, di ba? Lahat ng mga maalat, high calorie, liver disease, pwede rin, biglang nagpapapayat. Bawal, gusto natin nagpapapayat dahan-dahan kasi pag biglang pumayat, minsan doon nagbubuo yung stone. Yan yung mga sintomas na sinabi ko. Dalawang klaseng stone, usually, merong cholesterol stone, merong pigment stone, bilirubin, at merong mga mix, mga calcium salt. So, depende. Ito light colored, ito mas dark colored. So, yan ang pinakita ko yung mga sintomas. Basta, pag nilagnat, sumakit dito sa may kanan,
Lalo na pag bagong kain. Okay, bagong kain ng matataba, chicharon, chicharon bulaklak, pagkakain after 30 minutes, sasakit dito sa may kanan. Next step, papa-ultrasound tayo. Okay? So, para makaiwas, basically, ito talaga, high-fiber diet. Mamaya, explain natin. So, paano malalaman kung meron kang gallbladder stone? Papa-ultrasound tayo. Ultrasound of the whole abdomen. Makikita yan. Kitang-kita kung ilang piraso, gaano kalaki. Mas maganda daw, mas maliit sa 2 cm. 2 cm, mga ganito. Kung mas malaki, mas hindi maganda. Hindi nalalabas. At kung mas marami, hindi rin maganda. Okay? Kaya kung na-discover lang na meron kang gallbladder stone, tapos wala namang sintomas, di tingnan mo na lang yung mga dieta tinuturo ko. Murphy's sign, pag hinawakan sa kanan, pinahinga, masakit. Ultrasound, kita na talaga yung gallstone. Misa may CT scan. Meron pang endoscopy, yung iba sinisilip dito sa lalamunan, nagpapasok ng tubo para makita yung bara. Okay, may cholesterol stone, yellow-green ang kulay. May pigment stone, yung pinakita ko yung medyo dark brown. Okay? Pag inoperahan yung pasyente, bibigay sa inyo ng doktor. Ipapakita yan sa tissue. Kung gano'ng karami na parang may gravel factory gumagawa ng bato. Ito, gallbladder stone. Na meron pang kidney stone. Iba pa yung kidney stone. Okay, iba pa yun. Kidney stone, iniihi naman. Kung lalabas. Ito. Maraming lumalabas sa internet, may shortcut. Actually, nanay ko nung nabubuhay siya, may gallbladder stone din siya. Sinubukan niya lahat, olive oil, apple juice, lemon juice, halo-halo, combination, ilang oras. Chinek ko talaga yung pag-aaral. Kung gusto nyo itry, sige, pwede nyo naman itry. Kung gusto nyo itry, nasa sa inyo naman. Pero syempre, pag sinobrahan nyo nito, like olive oil, marami, talagang magtatai ka niyan. Oil yan eh. Diba? Basta marami yan, magtatai ka niyan. Dito, baka na masumakit. Tiyan mo, Epsom salt. Syempre, salt yan. Kaya pag dinumi mo, bubu. Hindi ko kayo pipigilan kung gusto nyo subukan, pero base dun talaga sa nakikita kong evidence, wala pa kami nakitang case na gumaling. Sasabihin nila, Dok, nilabas ko, dinumi ko. Siyempre, idudumi mo siya di ba? Kumain ka ng mga salt, tsaka oil, mantika, talaga dudumi ka ng maitim na parang bato-bato kasi dito siya galing. Pero ang pinaka-evidence, pa-ultrasound ulit. Pa-check nyo lang ultrasound. Tsaka kung atake ulit. Okay? So, ito, hindi siya proven. Pero kung gusto mo lang kumain ng konting lemon, konting apple, konting... Ito kasi maramihan talaga to eh. So, baka ma-side effect kayo. Side effect, nausea, vomiting, abdominal pain. Tsaka hindi ka naman sanay na ano. Diba? So, kung gusto natin talaga mabawasan yung bato, makaiwas, dun tayo sa healthy diet na ituturo ko sa'yo. Ito yung mas maayos na pagkain at ito yung mga iiwasan. Iisa-isahin ko mamaya. Pero, meron bang gamot na pangtunaw ng gallbladder stone? Meron. Bibigay ito ng gastroenterologist. Binigay ko na sa inyo pangalan. Ursodiol, ursodeoxycholic acid. Sabi mo, Dok, nakakatunaw naman eh. Ba't di nala ibigay? Matagalan to binibigay. Usually, mga 2 taon. Gagastos ka pa, kaya hindi rin ganun ka-sure. Pero, may mga taong bawal operahan. Let's say, matanda na, may malaking risk factor siya, o hindi kaya ng puso. Ito binibigay ng doktor. Nakakatunaw siya talaga ng gallbladder stone, less surgery, pero matagalan. At ito, nababawas ang production ng cholesterol. Ito yung mga bile acid. Ito binibigay tanong kayo sa inyong gastroenterologist. Sila yung bagay na doktor. Pero kung ako, parang huwag na tayo gumawa ng stone. Ito yung mga kakainin natin. High fiber. Kasi nga, mas nagiging active siya kung fatty, fatty, oily, cake, alak, soft drinks, junk foods. Ang diet talaga ng gallbladder stone, low fat. Low fat, low salt. Low fat to. Fruits and vegetables, gusto mo yan, di ba? Mas hindi magko-contract ito. Ayaw niya ng oily talaga. Pwede ka mag-isda, pwede ka mag-monggo, beans,
low fat, gusto niya lagi low fat, tofu, tokwa, mas okay sa kanya. Ayaw rin niya yung biglang payat. Kailangan nagpapapayat pag overweight, pero dahan-dahan lang pagpapapayat. Mga 2 pounds per week lang ang pagpapapayat. For gallbladder health, pwede ka naman. Pwede ka mag-olive oil. Konti-konti lang. Pwede ka mag-lemon. Pero hindi yung maramihan biglaan na celery juice, cucumber, okay lang itong mga gulay, citrus fruits. Hindi ito nakaka-atake dun sa gallbladder problem mo. Oh, mahirap may gallbladder stone. Pero pag umatake na isang beses, let's say umatake na, tsaka minsan din, habang bata pa kayo, paopera na natin. Let's say 50 years old, 60 years old, paopera na natin at 60. Huwag hintay na 80 years old na bago inalagaan natin yung bato. Pag 80 na, mahirap na operahan. Baka hindi na kayanin ng puso kasi may anesthesia pa to eh. So, very simple lang ang gallbladder removal. May dalawang klase pagtanggal. Yung isa, open cole, hinihiwa, mga ganito kalaking hiwa. Pero may bago ng mas simpleng pag-opera na mas mahal. Okay, yung luma, yung ino-open, pwede rin yon. Pero, yan. Pero merong lap cole. Pwede mo focus, Doc Lisa. May apat na butas lang yan, no, nilalagay. Maliit na butas sa katawan. Tapos meron sila para siyang robot. Meron na siyang parang chopstick. Nakita ko na to eh. Para siya may ipin, meron siyang apat na ano. So by computer yan, inaano, hinahawakan, hinihila, pinuputol, kaya nila yan. So ganito lang, apat lang na maliit na butas, kaya na nila itanggalin tong gallbladder, minsan sa pusod. So meron kang maliit na apat na butas, wala kang malaking hiwa, so less sugat sa mga muscles. Okay? So pag less sugat sa mga muscles, Doc Lisa, okay, baka mahulog yan. So pag less sugat sa mga muscles, eh mabilis ka makauwi. Mga 2 days lang makauwi ka na. 'Di ba? Yung hiwa kasi mas malalim eh. Nahiwa yung laman, so mas matagal magdikit. Mas okay 'to. Okay din ang presyo. 'Yun ang problema natin. Hanap tayo ng mura. 'Yun ang problema. So 'yun po. Sana po nakatulong 'tong video natin. Kung meron kayong mga questions, so kailan ooperahan kung umaatake na? Pag umatake na talaga, kasi pwede siya magbara eh. Tapos yung nagbara na hindi na matatanggal, dun tayo takot eh. Gusto natin i-prevent yun eh. Pero kung wala naman kayong sintomas, nakita lang may bato, pwede i-observe lang. O mag-diet lang tayo, malay nyo, hindi naman umatake. So pag walang atake, no need for operation. Okay? Sana po nakatulong tong video ko. Share po natin sa mga may gallbladder stone. At kung takot tayo magkabato, syempre low fat diet po tayo. Salamat.